mga idolo. At ngayon ulit ay tatampok natin itong dalawang lovely doggies natin na si Krako at Hera, mga idolo. Ang kanilang lahi ay pinasikat ng cartoon character na si Snoopy. Pamoso sa kanilang mukha na malaki ang tenga. Ang Beagle, mga idolo, ay laging nasasama sa top 10 best dogs ng buong mundo. So, makikita nyo magkaiba ang kulay ni na Krako at Hera. Si Krako ay isang pure breed lemon. Samantalang si Hera ay isang tricolor pocket size beagle. Kung mag-aalaga kayo ng mga beagle, mga idolo, ay huwag kayong mabahala kung laging naglalagas yung buhok nila. Kasi ganun po talaga ang beagle. Yung buhok nila talagang prone na naglalagas. Kaya kapag nagwawalis ka sa sahig, marami kang makikita ang mga buhok nila. Tapos kapag naglalambing yan at saka naglalaro, ay pag halimbawa niyakap mo sila, mga idolo, may mga kumakapit na na balahibo nila sa mga loadings na rin, sa mga unan, ganun, sa mga kumot. Kaya tiyaga-tiyaga lang talaga. Tapos yung kuko nila, ang bilis lumaki, mga idolo. Talagang minsan mapanakit talaga yung mga kuko ng mga beagle, mga idolo. Ang mga beagle, idolo, ay maraming energy ang mga yan. So kailangan talagang i-walk yan unang-una, kasi minsan kapag hindi mo winok yan, hindi sila matretrain na magdumi sa labas. Tsaka yung magwiwi sa labas. Kasi yun ang basic training ng mga beagle, mga idolo. Kailangan i-walk kasi marami talagang energy na napakaraming, mga idolo. Kapag hindi naubos yung energy na yon, yan, magngangat-ngat sila ng mga gamit, mga idolo. Yan, kaya lagi kong inwinowok si Krako nung kahit nung mag-isa niya siya, mga idolo, kasi yun nga, ayaw kong magngangat-ngat siya ng mga gamit namin. At saka isa yun yung training niya na sa labas siya magbawas, mga idolo. So ganun din si Hera, mga idolo. Medyo talagang dun sa lumalabas sila kapag nagbabawas, mga idolo. Ayan. Kung maliit pa ang mga beagle, mga idolo, ay mahirap i-training. Kaya kung i-train mo sila, talagang dapat matyaga ka. Kasi nga, amoy-amoy ang mga yan. Sinusundan nila yung mga instinct nila ng amoy-amoy. Di sila nakikinig yan unless na meron kang treats sa kanila. Kung meron kang treats, ayun, pwede mo silang i-train ng sit down, stay, at saka stand. Marami rin. Kaya lang talagang tiyagaan lang, mga idolo. Kung bata pa yung yung beagle, talaga hindi mo sila matre-train. Talagang hunting dog kasi ang mga beagle, mga idolo. Talagang yun ang instinct nila. Talagang mga hunter talaga ang mga beagle, mga idolo. At dahil mga hunter ang mga beagle, mga idolo, ito rin ang pinapalit minsan sa mga canine na dogs, mga police dogs, kung makikita nyo sa mga mall. Itong mga beagle ang pinapalit kasi nga may mga taong takot sa mga malalaking aso. Pero kapag beagle kasi, ang mga nakikita ng tao, hindi sila na-intimidate. Parang nakikitaan pa sila. Kaya sa mga tao at maraming maraming mga
sa mga airport ganun, may mga makikita kayong mga beagle na ano, pinag-i-snip ng mga bagahe. Kasi nga yung instinct nila na amoy-amoy mga idolo. So ayan, napaka useful na mga beagle, hindi lang sa pamilya kundi pati na rin sa mga security. Ayan, ginagamit ang mga beagle mga idolo. Saka kung magbabalak kayo ng mag-alaga ng bigel at mga idolo at may mga bata pwede kayo mga paslit at ano, natatakot kayo na ano, na magrambolan sila, ang bigel ang pinaka ideal pa mga idolo, kasi napaka-friendly ng bigel. Ang bigel ay hindi aggressive mga idolo, gusto nila lagi silang may kasama. Halimbawa, kapag nagluluto ka, ayan, buntot-buntot yan, mga yan. Tapos, napaka-emotional pa ng mga beagle, mga idolo. So, nakita nyo naman si Graco, talagang napaka-emotional. Kaya, yun, kinuhanan natin siya ng partner. Kaya, yun ang, ano, ang maganda sa beagle, mga idolo. Kapag maraming tao, maraming bata nakikipaglaro yan, mga idolo, gustong-gusto niya. Pero kapag may, ano, may mga stranger, talagang minsan, talagang at the first time, talagang, ano, malakas silang tumahol. Yun, nakakatakot din yung tahol na yung mga beagle mga idolo, pero all in all, very friendly ang mga beagle mga idolo, lalo sa mga bata. Nahahawakan yung ano, yung katawan nila. Hindi sila aggressive mga idolo. Itong sina ano, si Graco at Hera rin, nakikita rin talaga ano, hindi sila territorial mga idolo. Hindi nag-aagawan ng pagkain. Kikita nyo to mamay. So, ayan yung ano, exercise routine namin ng dalawang to mga idolo. So, ayan, ang gandang ano, ka-banding to, kaya lang yun nga, hindi ka talaga makakatakbo dahil amoy-amoy sila mga idolo. Ayan, mga ano, jogging buddies ko mga idolo. So after ng jogging, ayan, kain na sila mga idolo. At napansin ko talaga sa kanila, hindi sila nag-aagawan. So yung ibang mga aso, kung minsan ay talagang nag-aaway pa, nagrarambulan, nag-aagawan. Pero sila, talagang hindi sila nag-aagawan. Kung ano lang yung binigay mo sa kanila, yun lang ang kakainin nila. Kasi na-train din sila na kapag sinabi mong sit, ayun, hanggang dun lang. So nakita niya si Heron din sila, no? Hindi niya inaagawan si Graco. So ito, playtime ulit sila. Hindi pa nauubos yung energy nila mga idolo. Kaya ito ang maganda sa mga beagle mga idolo. Napakasaya nila mga idolo. So hanggang dito na lang ulit muli ang ating vlog ngayon mga idolo. At sana'y natuwa kayo at mayroong napulot na kahit konti lang na inspirasyon sa pag-aalaga ng mga beagle mga idolo. So hanggang sa muli, at sana masubaybayan ninyo kung paano natin alagaan ang mga beagle na to, at sana maparami natin ng mga idolo. Sorry. Napakagandang alaga sa mga ano, sa bahay mga idolo. At ayun, at ako'y nagpapasalamat at patuloy niyong sinusuportahan ang channel na to kahit na maliit pa lamang mga idolo. Pero dahil nga gusto kong i-document yung mga ginagawa ko sa buhay, ay kahit anong ina-upload ko na lang. Pero gagawin natin ano, very educational
sa abot ng aking makakaya, mga idolo. Salamat sa inyong pagsuporta sa ano, sa channel na to, at God bless po sa inyong lahat, at sana walang hindi kayo magsasawang ano, sumubaybay sa mga ina-upload kong kahit na ano, kahit ganyan lang kasimple, mga idolo. Salamat at God bless po sa ating lahat.